Toyo, nire-review natin isa sa sikat or isa ring popular na motor dito sa Pilipinas. Kaya naman, kung may plano kang kumuha ng ganitong motor, dito mo makikita sa video na to ang mga specs, features, top speed, and mga accessories na pwede mo palang ilagay sa motor na ito. Kaya tapusin mo ito para magkaroon ka ng idea kung kukuha ka ng NMAX 155 version 2. So ayun nga, simulan na natin sa review ng engine nito. 155cc, 4-stroke, SOHC, 4-valve, saka liquid-cooled. Ito na rin ito, fuel-injected. Meron siyang radiator or cooling fan dito sa gilid. Tapos, yung max power naman ito mga ka-rider is 15.9 horsepower. Yung kumbaga, ito yung sa top speed niyan, for top speed yung max power. Tapos yung max torque naman is 13.9 Nm torque is for ano naman to, for acceleration. Tapos this is equipped by a VVA or variable valve actuation. Papabilis ng pampadagdag ng top speed at ng acceleration. Tapos ano na to, ABS or meron siyang anti-lock braking system. This brake ang harap, brake ang likod. Tapos ang likod, ang tires nito, stock tires 130x70R13. Ang harap naman ay 110x70R17. Ang stock tires niya, ang pangalan ng stock tires niya is yun, IRC. So yun, sa mga hindi pa nakakaalam, meron rin siyang parang damper. Pag inangat mo, pag binaksan mo, automatic siyang umaangat. Try natin. Sara, sige naman ang tikit mo ng konti. Wow! Yun, diba? Ang storage capacity nito is 23.3 liters. Kasha dito ang alam ko, pagkakalam ko kasha dito yung half face na helmet. Wow! Sa ignition or sa switch nya, this Achilles na. Tapos ito yung susi nya. Pagka sisindihan mo or i-off mo na yung motor mo, pag i-off mo na yung motor mo, pipindutin mo to. Yan, para mag-lock na siya, hindi mo na siya mabubuksan. Pag isindihan mo naman, pindutin mo ulit, i-push mo lang to to the right, ay left pala, left, isa, dalawa, tapos mag-on na siya. Pindutin mo na to. So pag bubuksan mo naman yung fuel, nasa gitna na siya, buksan mo yung fuel, isang pihit, ay pindot, pihit, pindot sa fuel. So ayun, yung fuel pindutin mo, tapos ayun. Hindi nakatulad sa dating NMAX na ganito lang siya, wala siyang takip. Para na siyang sa Aerox ano. Ganun din sa seat. Ipindutin nyo lang ulit. Ah, ulitin natin ah. Pindot. Kaliwa. Pindot sa seat. Ayun. Ito, dito naman sa kanyang mga switch. Unang-una, ipapakita ko sa inyo. Yung idling stop niya. So, para saan ba yung idling stop? Yung idling stop is for fuel efficiency. Para pag naka-on to, ayan, pag nakahinto kayo sa traffic, bigla itong mamamatay. Pero pag ginas mo, sisindi rin siya. So pag naka-off, ayan, hindi siya mamamatay kahit na traffic. So next natin, yung hazard light switch, ayan, on, tapos off. And then engine, start engine, tapos high and low, high, low. Left signal, right signal. Tapos yung horn. Yo, lakas. Tapos dito pala, yung sa menu nya. Ayan. So para saan ba tong menu na to? Ito yung susunod natin. Yung menu na to is for panel. Fully digital na. Makikita nyo rito yung fuel, trip, kilometer, temperature, speedometer,
Tapos oil, kailangan na magpa-change oil. Pero sabi, 1,000 km pa lang to, hindi mo na kailangan muna magpa-change oil. Nakaset daw to sa 1,500. So makikita mo rin dito yung V-belt, pagka nireset mo yung V-belt mo. Or pag nagpalit ka ng V-belt. Ayan, trip 1, makikita nyo dito, pagka pinindot nyo dito. Trip 1, trip 2, battery 12.5. Tapos yung odometer natin, hindi natin yung gas. Average. So may tinakbo tayong 31.8 km per liter. So matipid na rin. Atin yung sa light, yung headlight niya is LED, pero napalitan na kasi siya ng mukha. Kaya naman, papakita ko na lang sa inyo yung picture ng talagang mukha niya sa harap. Tapos sa harap, not sure, hindi ko masyadong makita. Ayan, so sa likod, tingnan natin. Okay, sigurado bulb din yung harap nito, kasi bulb yung sa likod eh. Pero yung rail light is LED na rin. Hindi pa rin nawawala yung emblem niya na NMAX. Andyan pa rin. Tapos sticker yung 155. Merong itong charging port or parang sa mga sasakyan or kapares din ng sa Aerox. Meron din itong pocket or bulsa na ganito kalaki. Kasya ang cellphone. Yun nga yung mga napalitan. Yung side mirror. Tapos ito is stock to. Yung busina. Alam ko sa atin. Ayun. Tapos yung meron siyang pindutan dito sa baba para palitan yung busina. Ano ba? Malapit. Tapos yung ilaw sa harap, ang dagdag ng auxiliary lights. Ayan. Tapos pagka puti, ayun, puti. Tapos yung nadagdag pa rito is yung ito yung step ano niya. So metal na siya. Stop box, may bracket na napakataba, kapal. Top box, so ayan. Yung top box nito eh, meron siyang 42 liters. So kasya yung isang helmet. Oo, oh, isang helmet tapos mga gamit mo. Yung shock niya, hindi pa mono shock. Parang ganun pa rin sa lahat ng mga scooter. Kadalasan eh, ganito yung shock. Medyo lumapad siya ng konti dito sa gilid. Ayan. Yung upuan, overall, napakaganda. Na talagang pang-relax. Pwede ka nang matulog. So mapakita natin, ilan ang height mo? So ito siya, yung kasama natin na 5 flat siya, 5 flat, tingnan mo, abot niya naman, di ba? Sa mga 5 flat, eh ako 5'6 ako, medyo ganun tayo ng konti. Talagang abot na abot mo siya. Comfort naman, ganyan yung sobrang relax ko, di ba? Dito nyo, pwede tayong malayo ha. Malayo ang ride na ganyan kaalayo. Tapos yung backride natin sa pinap mo. Kung may backride tayo, kasama natin si madam, naligod niya, talaga nang relax. So try din natin kung gaano kasmooth yung handling. Oh shit! Try natin. So diba pwede ka mag-video? Smooth, very smooth. Try natin yung from Rhino biglang paakyat. Wirit! Oh shit! Ito, try natin yung shock ano. Parang wala lang. Try din natin. Parang wala lang. Relax. Wala akong nararamdaman. Parang natumahan sa patap. Try natin yung ano, yung brake. Yung brake sa harap. Ay, maluwang naman. Walang dumadaan. Try natin yung brake. Brake. Mga 40 kilometers. Tama. 40 kph, tapos try natin yung brake. Ayan, mga 40. Try natin yung harap. Bigla ang preno. Ayos, kumakagat yung ABS, ano? 40 kph ulit, mga 40 kph. Try natin yung harap. Ayos. Ulit. Ngayon, try naman natin yung likod. Ano naman to kasi medyo ano na to, ito pa talaga yung ginagamit yung likuran, so try natin yung likod na mga 60-70 kph. Yun, tama lang din, pasok pa rin sa baba po. makapit. Try natin ulit yung likuran sa likod 70 kph.
kilograms at saka 60 kilograms ang sasakay natin. Try natin lang. Dito na natin tatapusin ang Stas NMAX. Sniper pa rin yun nasa isip na dito na natin tatapusin yung NMAX 1.5 full review. So dito nyo makikita yung mga specs ng motor, accessories na dadagdag dito ng owner, videos na naitagdag sa NMAX 1.5. sa mga planong kumuha ng NMAX 1.5, nasabi ko kanina ito ay nakapromo, nagkakalagay itong 109,950 pesos. Ito, may babagay ko sa inyo at may share ko sa inyo eh, talagang NMAX 1.5 bagay sa mga long ride, lalo na yung storage nya, storage nya sa ano eh, medyo may kalakihan na talagang may lalagay kang malalaking gamit na mga gamit mo for long ride. Tapos nagdagdag pa ng U-box, talagang pwede ka nang di umuwi. maraming salamat sa panonood, maraming salamat din kay Boss Tibo, Boss Gilbert, papayaran ng kanyang bagong NMAX. Pinasubok niya agad sa atin itong pinareview niya sa atin ito agad yun, yung NMAX 1.5 version 2 niya. So maraming salamat sa mga nanood, sumuporta. Kung bago ka pa lang dito at gusto mo ng mga ganitong videos, reviews, naghahanap ka ng rito, mag subscribe ka na sa ating channel. Huwag mo kalimutan mag like, share, at subscribe. Hit the notification bell below para lang kayo updated sa mga new videos natin. So maraming salamat kay Boss Kibo. Ayan, maraming salamat.